Hey, what's up everyone? It's me, Lauren Q. I'm back. Alam sa inyo lahat. Magandang hapon po ay Mama Sam. Magandang hapon. Hello. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, sa lahat ng mga bago namin subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe nyo sa channel ni Lauren Q. At sa lahat naman ng Mama Sam dyan na laging sumusuporta araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, magandang pag-uusapan natin ngayong hapon. At kahit nasa labas ako, Lauren, sige laban niya. Ayan, ako nga Mama Sam, mukhang malakas ang hangin dyan at ayun nga nasa likod mo is hinahangin-hangin. Oo nga eh, ayan naghahanda sila para sa Loikratong. Yung Loikratong parang undas din sa kanila. Pero ayun ay hindi para sa patay, para yung sa pagpapasalamat sa mga biyayang nakamit nila sa loob ng isang taon. At saka yung pagpapasalamat nila sa water. Ayan. Pero yun nga Mama Sam, ito nga, marami na naman tayong pag-uusapan at itong pag-uusapan natin ay ang Miss Grand International Organization. Ano na bang ganap dito, Mama Sam? Kila Mr. Nawat? At ito nga, Mama Sam, may mga dala akong chika ngayong hapon. So yun, Mama Sam, ready ka na ba? I'm ready. Alam mo naman ako, lagi akong ready. Okay, sige, Mama Sam, wag na natin patagalan. Ito na nga, unang question. Tingin mo, Mama Sam, bakit walang recognized ang binibining Pilipinas sa pagpasok ni Roberta Tamundong sa top 10 list ng Miss Grand International until now? Alam mo, Lauren, hanggang ngayon, naghihintay nga tayo ng recognition nila mula sa pagkakapasok nga dito ni Roberta Tamundong sa top 10 ng Miss Grand International. Dapat dyan may pinopost kasi ang binibining Pilipinas. So, hindi natin alam kung ano ba yung dahilan, kung ano ba yung nasa isip ng binibining Pilipinas, kung ito ba ay natutuwa o ito ba ay happy para kay Roberta or nire-recognize ba nila o hinayaan na lang ba nila. Lahat yan, syempre, questionable sa atin kasi wala tayong nakikitang post na binibining Pilipinas and hindi natin alam kung okay ba to sa kanila ang pag-appoint ni Mr. Nawat dito kay Miss Roberta Tamundong. So, kahapon pa tayo naghihintay. Actually, no Sunday pa na-announce yan, di ba? So, hanggang ngayon, Tuesday na, wala pa ding announcement ang binibining Pilipinas. Ayan. Tingin mo ba, Mama Sam, nagpaalam ba si Mr. Nawat para i-appointment si Roberta Tamundong bilang fifth runner-up dito sa Miss Grand International? Alam mo, questionable din sa atin yan. Hindi nga natin alam kung nagpaalam ba si Mr. Nawat sa binibining Pilipinas. Kasi, di ba, kung nagpaalam siya sa binibining Pilipinas, edi sana may announcement ang binibining Pilipinas. Uh-huh. Hindi natin alam kung na-bypass ba ang binibining Pilipinas or nag-desisyon lang ba si Mr. Nawat ng kanya lang or dapat bang malaman ko ng binibining Pilipinas. Hindi natin alam. Pero ako, sa pagkakaalam ko, kasi si Roberta Tamundong, hindi naman siya napili doon sa top 10 talaga noong coronation night. Ang pagkakalam ng binibining Pilipinas is top 20. Ayun yung mayroong recognition na parang in-announce ng binibining Pilipinas, nag-congratulate sila kay Roberta na top 20 na dito sa Miss Grand International. Ayun yung huling post nila. Then after that, wala tayong naririnig na kahit ano mula sa binibining Pilipinas after nga ni Mr. Nawat i-appoint ito si Ms. Araneta. Ako naniniwala naman ako, miski pa paano siguro tumawag ito si Mr. Nawat sa binibining Pilipinas organization para ipaalam kung ano ba talaga ang eksakto na gusto nila mangyari para kay Roberta Tamundong. And then I think Roberta Tamundong pinaalam na rin niya sa binibining Pilipinas for sure na nagpaalam din si Roberta or sinabi niya na yan na ganyan niya yung sitwasyon. Kasi ang alam ko, si Roberta ay naiwan nga sa Indonesia. Hindi pa siya bumabalik sa Pilipinas. At tonight nga, pupunta sila dito sa Bangkok, Thailand. At kasama nga si Roberta Tamundong. Kasi kasama si Roberta doon sa announcement. Pero medyo naguluhan lang ako eh. Sa post ni Roberta Tamundong, nasa tagig naman siya. So hindi natin alam kung ano yung totoo. Mamaya malalaman ko kung kasama nga pa talaga si Roberta Tamundong dito sa top 10 ng Miss Grand International kapag nakita ko siya mamaya sa airport. Pero kasi yung announcement ni Mr. Nawat noong nakaraang araw, kasama niyang babalik si Roberta papuntang Pilipinas. Pero hindi natin alam kung nasa Pilipinas na nga ba si Roberta, wala pa namang announcement. Mama Sam, speaking of Pilipinas, pero di ba nga Mama Sam, napag-usapan natin ang pagpunta
ang pagpaplano ni Mr. Nawata pupunta dito sa Pilipinas. Tingin mo, Mama Sam, bakit kaya hindi natuloy ang pagpunta ni Mr. Nawat kasama ang top list ng Miss Grand International bukas dito sa Pilipinas? Alam mo, ayan yung unang announcement niya sa Ados ng gabi. Pupunta siya sa Pilipinas kasama ang top 10 winners dito sa Miss Grand International. Pero ngayon, naiba na. Nanawagan sila kahapon dito sa media ng Bangkok at isa ako sa mga nabigyan nila ng invitation na bukas nga, mamayang gabi nga, alas 5, lalapag ko pero plano nila from Indonesia na kasama yung top 10. Ang hindi ko lang alam kung kasama ba dyan si Roberta Tamundong, hindi ko sure. Pero sure sila na diretso dito. Hindi ko alam kung bakit nagbago yung plano nila. Siguro marami pa silang inaalis dyan sa Pilipinas, so hindi natin alam. So medyo malabo pa. Mamaya kung makakakuha ko ng informasyon mula sa MGI or Miss Grand International Organization, ayan, maibibigay natin sa kanila yung kung ano yung sagot dyan. For now, wala akong alam kung bakit hindi natuloy. Ayun yung first plan, but hindi ko alam kung bakit hindi natuloy. Ngayon, dito na sila sa Thailand pupunta. I think, Mama Sam, ano siguro, mas inuna nila itong event na to, tapos baka in another day, doon na nila balakin na pumunta ng Pilipinas. Pwede, pwede. Hindi natin alam. Siguro may mga inaayos pa. Ayan. Mama, saka di ba, ang pagkakaalam ko din, may bagyo nga dyan sa Pilipinas. So medyo hindi maganda yun para kita ng mga kandidata ng mga winners ng Miss Grand International Top 10, di ba? Parang ang pangit naman tingnan kung may bagyo dyan. Mamaya sabihin nila, ayun pala yung Pilipinas, nakakalap. Ayun yung pa-warm welcome, yung bagyo. Siguro nga, Mama Sam, baka pag tapos na yung bagyo, wala na ano. Yung wala ng bagyo, baka doon na sila magbalak na pumunta ng Pilipinas. Kasama mga ano top 10 ng Miss Grand International. Yes, hintayin natin yung kung ano yung update. Mamaya makakakuha ko ng update kasi kasama nga ako doon sa sasalubong sa kanila, Mama. Yes, so abangan natin yan. Saka syempre, excited ako. Excited ako makita si Miss Brazil. Excited ako makausap si Miss Roberta Tamundong. Excited ako syempre makita si Miss Venezuela, si Puerto Rico. Syempre, di ba? Saka si Czech Republic. Hindi pa kami nakikita ni Czech Republic. Actually, si Czech Republic, may invitation na ako niyan noon. Pero hindi kami nagkita. But this time, makikita ko silang lahat. Ayan, bongga. Mama Sam, ito naman, sana all. Sam, ito. Noong 2013, nag-third runner-up tayo. 2015, nag-third runner-up again. And 2016, nag-first runner-up naman, Mama Sam. And 2017, Mama Sam, second runner-up. 2020, Mama Sam, first runner-up. At ito nga, Mama Sam, nung ngayong 2020, nag-fifth runner-up tayo, Mama Sam. Tingin mo, Mama Sam, maganda ba ang ranking natin sa Miss Grand International sa loob ng 10 taon? At bakit nagagalit ang mga Pinoy fans sa Miss Grand International? Ikaw, Loren, tatanungin kita. Tingin mo, sa mga nabasa mong runners-up, tingin mo ba sa 10 taon, ilang beses tayo nag-runners-up, tingin mo maganda yung stand natin sa Miss Grand International? Ikaw yung tatanungin ko. Mama Sam, para sa akin, yes. Oo, kasi ano nga, di ba, Mama Sam? Hindi tayo makakabilang sa runners-up kung hindi tayo magaling. Hindi natin makukuha yung pastong yun kung hindi magaling ang mga kandidatang pinapadala natin sa Miss Grand International. Pero yun nga, Mama Sam, hindi man tayo pinapalad na makukunahan bilang Miss Grand International, baka soon as possible, Mama Sam, makakuha na din tayo ng crown dito sa Miss Grand International. Yes, napakaganda ng stand natin dito sa Miss Grand International dahil meron tayong 6 na runners-up sa loob ng 10 taon. So, ibig sabihin, 4 na beses lang tayo hindi na pasama sa kanilang ano ng runners up, di ba? So ibig sabihin isa tayo sa mga tinitingnan ng Miss Grand International. So para sa akin siguro kailangan lang natin ng perfect na kandidata, kailangan din natin ng perfect timing, yung perfect day para dyan sa Miss Grand International. And then I think sooner makakakuha din tayo ng corona. Bakit nagagalit yung mga Filipino fans dyan sa Miss Grand International? Kasi syempre,
minsan feeling natin nalalaro tayo ng bonggang-bongga. Dalawang beses na tayo ng first runner-up na ang gagaling ng kandidata natin. Ito nga si Nicole Cordova, si Nicole Cordova at saka si Samantha Bernardo. Kumbaga, parang kita naman din natin yung dalawan nila na halos parang pwedeng-pwede na talaga sila maging title holder ng Miss Grand International pero hindi natin nakuha yung corona. But huwag natin kakalimutan, this is a competition at the end of the story. At hindi natin alam kung kailan at kung paano ba talaga nila kinukuha yung reyna ng Miss Grand International. Pero sa ngayon, yung taon na to, sana si Roberta Tamundo nga ang isa sa mga inaasahan natin na magkukuha na ng corona. Pero ang nangyari ay hindi nga natin nakuha yung corona. But don't worry guys, kasi I think maganda din naman yung ibinigay nilang posisyon ngayon kay Roberta Tamundong at nakita din naman natin yung reyna na nanalong Miss Grand International ay sobrang ganda. Kaya ako excited ako mamaya makita yan at malaman kung gano'n ba talaga siya kaganda sa personal, di ba? So yon. So in time siguro mananalo tayo sa Miss Grand International. Huwag tayo mainit. Diba? Yes. Mama Sam, I think Mama Sam, God gave a perfect time for us to get the golden crown here in Miss Grand International. Mm-hmm. So yon. So masa tayo sa Miss Universe nga sa Miss World, sobrang tagal din natin pinakuha yung corona. So yon, in time, makukuha din natin. So you guys, ano naman guys ang opinion ninyo dito sa pinag-uusapan natin? Please comment below para at least malaman ko kung anong opinion mo sa mga chika natin. Ayan. So yun guys, maraming salamat po sa lahat na tumutok sa amin ngayong hapon with Mama Sam. Guys, sa mga hindi pa po nakasubscribe, please don't forget to click that subscribe and click yun na rin po notification bell para lagi kayong updated. Ayun guys, maraming salamat guys. Always keep smiling and always think positive. Sabi ng ganun, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. Alam. Pasensya na kayo guys. Silaw ako sa araw. Bye-bye.